everyone! Kumusta po kayong lahat? Ronnie Liang here. At nandito tayo ngayon sa my Quezon City or Quezon Circle Park. And nag-scooter lang ako papunta dito gamit ang aking electric scooter. And I was expecting, alam po ninyo, na may bayad. Pero wala, libre pala sa mga nagbabike or nag-scooter or electric scooter. Pero 5 piso ang charge sa mga motor or 20 pesos naman sa mga kotse. Pero tignan natin kung ano po ba ang makikita dito sa Quezon City or Quezon Circle Park. Samahan po ninyo ako. And yes! Nandito na ho tayo sa loob ng Quezon Circle Park. At napakaganda, napakasarap sa pakiramdam. You know, one thing that surprised me, there's a free concert here. Ang daming tao ho sa loob and ang ganda tingnan, nagkakasiyahan talaga ang mga tao. At makikita naman ninyo sa likuran ko, yan ang kilalang disenyo dito sa Quezon Circle Park. Diba? Ito daw ang pambansang pag-alalang dambana ni Quezon, no? And ito po, yan. Ito po ang museum po ng Quezon Circle. Hindi lang ako makapasok sa loob dahil sarado na daw. So, it's my first time if ever kumakapasok tayo. One of these days, pupuntahan po natin siya. Tingnan pa natin ano pa ang makikita dito sa loob ng Quezon Circle or Quezon Circle Park. Though, nakapasok ako before for the Metro Manila Film Fest last year. And ngayon, I decided na gamitin ang aking electric kick scooter para umikot po dito sa Quezon Circle Park. And ang ganda po nitong monument na to. Ang ganda po nitong pambansang pag-alalang dambana ni Quezon na ginawa nila yung design for the Quezon Museum. Quezon Circle Museum. Napakaganda. It's a symbol of Quezon City actually. And if I'm not mistaken, dito po nakalibing si Manuel L. Quezon at the same time. So napakaganda po. Libre na. May libreng concert. It's good for our mental health. So tignan natin ano pa yung pwedeng makita ho dito sa loob. Thank you everyone. Samahan ninyo ako. Heto ang gumulat sa akin sa pagbisita ko dito sa Quezon Circle Park. Ang free concert. Kitang-kita na napakadaming mga tao. Nagkakasiyahan. Sumasabay sa mga kanta na kanilang pinapanood sa free concert na to. Nakakatuwa silang pagmasdan. Sila'y masayang-masaya kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Lalo na ng kanilang mga pamilya. Ang Quezon Circle Park ay isa sa national parks dito sa ating bansa. At ang inyong nakikita ngayon ay tinatawag na Quezon Memorial Shrine. Isang monument at national shrine na dinedicate sa ating dating Pangulong Manuel L. Quezon na mayroong height na 66 meters or 217 feet na inumpisahang ginawa noong 1952 at natapos noong 1978. Makikita ninyo na mayroong museum sa ibaba ng Quezon Memorial Shrine. Di pa ako nakapasok dahil sarado na daw. Pero susubukan ko, babalik ako at pupuntahan ko ang nasabing museum. Dito sa Quezon Circle Park ay mayroon ding Presidential Car Museum. Ang galing, di ba? Makikita natin ang mga official vehicles na ginamit ng ating mga dating pangulo. And yes, mga katropa, nandito sa likuran ko ang
Presidential Car Museum or ang museo ng pangulong sasakyan. Ito usually mga ginagamit ng ating mga past presidents, no? And although hanggang 4 p.m. lang pala siya. No? Nag-open siya mula 9 a.m. hanggang 4 p.m. Tuesday to Sunday. So hindi po ako umabot. Pero ito pa lang isa sa mga nakikita dito sa Quezon Circle Park. Grabe, ang dami pa lang mga pwedeng makita dito. May mga food court din. Maliban sa Quezon Circle Museum, marami pang iba't ibang mga museum sa loob. So, samahan po ninyo ako. Tignan pa natin kung ano pa yung pwedeng makita. Ayan guys, nakita nyo sa likuran ko. Ang daming tao. Plus, may sari-sari store na rin pala dito sa loob. Ayan. So, naka-sombrero po ako at saka naka-mask. Tignan natin kung may makakilala sa akin. Ito, nakaikot ako banda dito sa limited lang yung napupuntahan ko, no? Kasi ang dami kong tao, hindi po ako masyadong makapasok sa kaloob-loob. Pero behind me, meron din palang mga nagtitinda ng mga iba't ibang uri ng halaman, no? Sa mga mahilig sa landscape at the same time. So makikita ninyo, may food court din doon sa likod at meron ding area sa yung mga audience para manood ng concert. Napakadaming tao. Nakakatuwa silang pagmasdan. Maramdaman mong masaya sila at ini-enjoy nila ang kanilang oras na pagbisita nila dito sa Quezon Circle Park. Tunay nga na ayon sa statistics, ang lahing Pinoy daw ang pangpito na pinakamasayang lahi sa buong mundo. Ito nga tayo sa malapit sa entrance. Venue ng concert. So, ang dami pong tao. Tingnan na po. Mamaya, balik po. Dito sa Quezon Circle Park ay meron ding pedal and paddle. An outdoor fun for everyone. Ang galing, di ba? Ang daming pwedeng gawin dito sa loob ng park. Actually, gusto ko din siya i-try. Kaso nahiya ako. Guys, meron din palang carnival section dito sa loob ng Quezon Circle Park and nakakatuwa na marami pwedeng pagpilian dito sa loob. So, sandali, tatabi lang ako, medyo umuulan. Isa sa pwedeng gawin dito sa Quezon Circle Park ay ang mag-date kasama ng iyong mga kasintahan. Pwede kayong mamangka dito. Pwede din ninyong dalhin ang inyong mga bunsong kapatid or ang inyong mga anak, ang inyong mga pamangkin dito sa Quezon Circle Park dahil merong playground para sa kanila. Ito nga po sa likuran ko naman ang tinatawag nilang Circle of Joy kung saan na meron pong mga playground para naman sa mga bata. At the same time, meron pong arkilahan ng mga bisikleta para pwede hong magbike yung mga, especially yung mga walang bike pero gusto makapagbike. So, they can rent here. So, nakaka-amaze lang po dito talaga. Pang pamilya ho ang parke ho dito sa Quezon Circle. Yan lang, tignan natin kung ano pa yung iba. Isa sa nagustuhan ko dito sa Quezon Circle Park ay napakaraming puno at may lugar na walang masyadong tao na pwede kang mag-reflect, magbasa, o mag-aral. Pwede ka rin mag-picnic kasama ng iyong pamilya, kagaya nila. Hindi mo na kailangan kumain sa mamahaling restaurant para magkasama-sama ang pamilya. Kahit dito lang sa park, pwedeng mangyari yon. Hindi magastos,
Simple lang, ang importante, magkakasama ang pamilya. At heto pala ang arkilahan ng bisikleta dito sa Quezon Circle Park. Natuwa ako nung nalaman kong meron palang ganito dito. Hello ate! Ayun na siya, umanggulo na siya sa video. Naalala ko, sa Baguio City lang ako nag-aarkilan ng mga bisikleta noon. Kaya good news to, na meron palang arkilahan ng bike dito sa Quezon Circle Park na tinatawag nilang QMC Bicycle Station. Alam na. That's all guys. And you know, tunay nga, para sa akin, no, ang Quezon City Circle Park, ang isa sa mga national parks natin dito sa bansa, ang isa sa pinakamaganda, pinakamasarap at talagang mag-e-enjoy ka na puntahan at pasyalan. And matagal na ako dito sa Quezon City pero ngayon lang ako talaga nakapag-ikot and I have discovered a lot of things dito po, a lot of good things actually. Hindi lang siya pang bata, pang matanda rin po mga kababayan, kaya mag-i-enjoy po kayo dito sa Quezon City Circle. And ako po, pagbibisitahin ako ng aking mga pamilya, especially pag galing sila sa Pampanga, pagpunta dito, meron po akong isang lugar na mai-recommend na puntahan din. Ito pong Quezon City Circle Park. At kayo po, mga kababayan, nothing wrong na mag-stay sa bahay, especially may COVID pa rin naman. Pero once in a while, maganda rin po tayong lumabas para makalanghap din po tayo ng sariwang hangin. And it's good for our mental health as well. Maganda, lumabas po tayo, spend quality time with our loved ones, especially sa ating mga pamilya. And alam po ninyo, dito po sa Quezon City Circle Park, or Quezon Circle Park, rather, hindi lamang po mag-enjoy ang mga bata, ganun din po lahat ng mga, even the adults, mag-enjoy po kayo. Ang dami po ang pwedeng gawin and hindi po kayo mabuboard mga kababayan. So, again, para sa akin, isa po sa mga the best parks na aking nakita, ito pong Quezon City Circle Park. May mga museums, may mga tiangge, may mga restaurants, pwede kang mag-arkila ng bike, at marami pang iba actually. Hindi ko pa naikot yung iba pang makasulok-sulukan. Hindi pa ako nakapasok sa mga museums. And one of these days, dadalhin ko kayo doon. Pero again, maraming salamat po, no, sa lahat ng mga nanonood ng aking vlog na to. So just try to go out using my electric scooter. And yun nga, napakaganda. Libre. May bayad lang na 20 pesos sa mga may dalang sasakyan. Kagaya po ng mga kotse, mga SUVs. Pero sa mga motor naman, may 5 pesos charge lang. Pero sa mga may electric kick scooter, mga magbabike, o kung hindi, kung maglalakad lang po kayo, papadrop lang kayo, libreng-libre po mga kababayan. Diba? Yun po mga kababayan, maraming salamat. I'll see you again. Again, this is Ronnie Liang. See you later. God bless you.